Halos 60 tao na ospital sa Bataan matapos makaranas ng pananakitantiyan, pagkahilo at pagdurumi. Ayon po sa mga doktor, posibleng ang kinaing dirty ice cream na inilalako sa daan ang dahilan ng kanilang pagkakaospital. Narito po ang report. Hindi akalain ng ilang bata at magulang na sa Bataan General Hospital sila hantong nang lumhok sa Brigada Eskwela sa Barangay Kabog-Kabog sa Balanga, Bataan. 58 silang nakaranas ng pananakit ng tiyan, pagkahilo at pagdudumi matapos unong kumain ng inilalakong dirty ice cream. Karamihan sa kanila mga bata, kabilang ang isang 8 buwang gulang na sanggol na pinatikim ng sorbetes. Binigyan na ng paunang luna sa mga biktima para maiwasan ang dehydration. Iniisip po namin, since galing po sila sa isang barangay at ang history po nila ay mukhang para-pareho ang pagkain po ng ice cream. Yung dirty ice cream po na tinatawag. So ang iniisip po namin, may outbreak po ng foodborne infection po na tinatawag. Ipinalam na rin ang insidente sa City Health Office para maimbestigahan. Madalas naman, ngayon lang nangyari ito. Magsasagawa na ng rectal swab sa mga pasyente ang mga tauhan ng Provincial Health Office at DOH Region 3 para matiyak ang sanhi ng hinihinalang food poisoning. Para sa saksi, Jay Sabale, nag-uulat. Hindi lang mga paaralang nakatirik sa lupa ang inihahanda para po sa darating na pasukan. Sa Zamboanga City, inihahanda na rin ang floating school ng mga katutubong Badyao. Narito po ang report. Mahigit isang linggo bago ang pasukan, puspusan ang paglilinis sa Mariki Elementary School sa Zamboanga City. Tulong-tulong ang mga growth estudyante, lalo pat di ordinaryo ang mga classroom ng paaralan. Ang mga ito kasi, silid-aralan ng isang floating school para sa mga katutubong Badyao, ang mga estudyante sabik ng magbalik eskwela. Gusto namin na mag-aral. Tulungan ang nanay pagkatapos mag-aral. Tuwing Sabado at Linggo lang ang klase sa paaralang ito na pinapasukan ng mahigit 1,000 estudyante na sa laot naninirahan. Hindi na sila tulad ng dati na nilagay sa isang klase. Ngayon, bali, na-mix sa ibang klase. Pag imi-mix mo, nakakasalamuan ng ibang tribes din. Maganda yung outcome nun sa bata. Sa bagong gusaling ito, papasok ang mga bata ngayong Hunyo, kumpreto, maluwag at mas maaliwalas. Di gaya ng luma nilang silid na delikado na raw dahil luma't sira-sira na ang mga posteng kawayan. Pero kulang pa rin ang bilang ng mga silid. Sa kabila nito, inspirasyon na raw sa mga guro na makitang pulsiido mag-aral ang kanilang mga estudyante. Para sa saksi, Rida Reyes, nag-uulat. Sa showbiz saksi, enjoy raw sa kanilang pagbisita sa Pilipinas ang mga Hollywood heartthrob na sina Ian Somerhalder at Joe Jonas. Si Joe, pinakilig ng uso ang kanyang Pinoy fan sa kanyang pagkanta. Maliban sa pag-promote ng kanyang album, nandito rin ang sikat na miyembro ng Jonas Brothers para po mag-endorso ng clothing line. Kwento ni Joe na gustuhan daw niya ang mga pagkaing Pinoy, lalo na ang adobo. Si Ian naman napahanga sa ganda ng El Nido, Palawan kung saan ginawa ang shoot para sa ine-endorso niyang clothing brand. El Nido is probably one of the most beautiful places on the face of the planet. And the people here, everyone has been so profoundly wonderful and beautiful and intelligent. I've never been to the Philippines, of course, and this was a yes answer right away. And the fact that I got to perform my music, I got to meet the fans, I've got to, I'm able to just travel and kind of experience your beautiful country. Thank you. Kung nasa na balita, ikaw tanggigan ng katotohanan magkasama sa pagbalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo pa lamang. Susunod na po ang Born to be Wild. At ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.